Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, check po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Mensahe po natin for fire signs. Okay, so may mga good things naman na nangyayari sa life mo ngayon. Ayan po. So, may growth. Kaya lang kasi sinasabi sa'yo dito, kung gusto mo talagang mangyari yung growth na to, is need mo may let go. Meron kang mga need tapusin. So, kung ano man tong mga dapat mong tapusin, is you should focus on that, or you should focus your energy on those matters. Ayan po. So, medyo matagal nyo nang hinihintay yung growth na ito. Okay. Yan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. For fire signs. Okay. Meron tayo dito, 7 of Swords. Okay, so meron dito kasi medyo may pagka-manipulative. Pwedeng merong tao na nagiging manipulative sa life mo. Kasi ayaw niyang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Okay, ayaw niya na may ma-realize ka. Maybe ngayon na sinasabi ko to, merong taong pumapasok sa isipan mo, may pangalan. Tignan natin. So, pwedeng ito yung tao na humahad lang sa growth mo. Madami siyang bagay na ayaw mong ma-realize. Okay, kasi pwedeng mag-grow ka talaga or ipo-pursue mo at magsasucceed ka dun sa aspect na yun ng life mo. We have 10 of Cups. Ayan. Okay, so malapit mo na talagang ma-achieve yung growth na ito. And you will be fulfilled. Wala na pong makakapigil dyan. Fire signs. We have the Magician. Ayan yung energy natin. Oh. So this is the right time para gawin mo talaga yung mga gusto mong gawin. Wala na pong makakapigil sa'yo dito. And binibigyan ka na din ng go signal ni universe para dito sa growth na hinahangad mo. Mm-mm. So wag mong masyadong intindihin yung mga tao na hindi natutuwa sa pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin nyo yung mga tao na gusto kang kontrolin. Kaya wag kang magpapakontrol sa kanila. Lalong-lalo na kung hindi naman sila nagko-contribute sa growth mo. Check natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa family. Okay, sa family members naman po. Or sa bahay, tignan natin kung kamusta ba yung energy ngayong araw. Meron tayong 3 of Swords. So, pwedeng meron kayong nalaman dito na sikreto ng family. Or merong family members dito na nalaman na yung... Hindi ko kasi alam kung magkakasama ba kayo sa bahay. Pwedeng kahit meron ng asawa yung kapatid mo, ganyan. Or yung brother-in-law mo, meron ng asawa. Or kayo nga din, dyan kayo nakatira sa in-laws po ninyo. So, ayun. Pwedeng may nalaman na may third party. And pwede rin na pinapakita dito, fire signs is... merong magkaaway, merong hindi nagkakasundo. Yan, parang lagi na lang silang salungat sa mga opinion or mga suggestion. Basta hindi sila lagi magkasundo. Pwedeng kayo yan ng parents mo, ng mga kapatid mo, or yun nga, mga in-laws mo. We have the World. Kaya merong mag-move forward na ito yun, yung aalis. Ayan, magiging independent na, magsosolo na. Kaya nga din, may pumipigil. So, pwedeng every time na aalis kayo ng bahay or you try na mag-move out na, fire signs, may humahad lang po sa inyo. So, pwedeng may nagdadrama para hindi ka umalis.
Okay, or meron dito is more on emotions yung ginagamit po sa inyo. Parang this person makes you feel guilty every time na aalis ka sa bahay. Every time na magta-try ka na mag-solo na. Okay, or kung kayo yan ang family mo. Tingnan natin. Pagdating naman sa kaibigan, kamusta? Sa kaibigan, we have 2 of Wands. Okay, so pwedeng may mga plans dito yung friend mo. Pwede nga na meron siyang hiningi favor sa'yo. Ayan. And nabigay mo naman yung favor na hinihingi niya. Hindi ko alam kung may nangutang sa'yo dito regarding sa pagpunta niya ng ibang bansa. Ganon. We have King of Swords. Okay. So, more, pwede pala may nanghiram sa'yo dito ng computer. Or may nagpaayos sa'yo. Hindi ko alam kung meron dito o nag-aayos kayo ng website. Ewan ko ba, may nakikita akong ganun kasi. Okay? So, pwedeng dito sa friend mo, ayan, meron siyang pinaayos sa'yo. Basta regarding yan sa computer, regarding sa isang account, merong pinaayos sa'yo yung friend mo. So, request granted naman. Okay, kaya mo namang gawin. So, ayun. Di ka naman nagdalawang isip. Natulungan siya. Tingnan natin, pagdating naman sa love life mo, kamusta? Sa love life mo, we have 6 of Wands. Tingnan natin kung ano pa yung energy. We have 8 of Coins. So, may pag-iipon dito. Okay. So, kung meron pong utang sa inyo, yung person ninyo, pwedeng makabayad na siya ngayong araw na ito. Okay. Yung iba naman po sa inyo, meron kasing energy ng pagmamadali. Ayan. May mga bagay dito sa relationship ninyo na parang hindi ninyo pinag-isipan. So, pwedeng ito, meron nag-announce ng hindi ko alam kung may nag-announce ng pregnancy. So, napaka-early pa. Tapos, in-announce ka agad. So, meron din naman dito nag-announce ng marriage. Tapos, hindi pa pala kayo nakakaipon. So, ang siste, may na-pressured, may nagalit. Ayan. Nagalit in a way na kasi nga, na-pressure eh. Hindi pa kasi handa. Tapos, nagsasalita ka agad yung iba sa inyo na about sa marriage, about sa sobrang seryosong mga bagay. Okay? So, parang hindi ninyo napag-usapan talaga yon, pero in-announce mo or in-announce ng person mo yan. Maayos nyo naman po. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have 10 of Wands. Okay, so pwedeng meron kayong gustong-gustong mabili, fire signs, na pinag-iipunan nyo po talaga ngayon. We have, 7 of Wands. Okay, so nakatutok lang yung attention nyo dun sa bagay na yon. Kaya hindi kayo masyadong gumagastos. Kung gumagastos man po kayo, you make sure na may balik yan sa inyo or bumabalik ka agad. Okay, oo. Kasi ayan o, meron kayong gustong-gustong makuha, meron kayong pinag-iipunan. So, maganda naman yung energy natin dito. We have the High Priestess. Okay, sabi ko nga, mas iniisip mo kung paano babalik yung pera mo. Tignan natin. Okay. Medyo mag-ingat pala kayo dito kasi pwedeng may nakakausap kayo dito na nilalagay kayo sa trap. Okay, kaya mag-iingat kayo. Basta regarding to sa finances mo. Tignan mo kung sino yung mga nag-aalok sa'yo ng tulong dito. Akala mo tulong, yun pala hindi. Kasi pwedeng meron dito nag-aalok sa'yo regarding sa pautang, ganyan, fire signs. Akala mo tutubo ka, akala mo tinutulungan ka talaga, yun pala parang binabaon ka nung tao na yun. Kasi nga, pwedeng nakikita nila yung growth mo. Okay, kaya follow mo yung intuition mo if may mga ganitong instances sa life mo ngayon. Kasi ito ka na eh, nasa growth ka na, nasa momentum ka na ng mga bagay-bagay, ng mga good things sa life mo. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating sa iyong career. We have 9 of Wands. Meron tayo ditong 2 of Cups. Okay, so pwedeng may hinihintay po kayo dito na go signal. Meron kayo ditong hinihintay na transaction to na mag-pursue talaga. We have 4 of Cups. So mukhang kailangan nyo pang mag-efforts dito towards dito sa kadeal ninyo regarding sa trabaho. Kasi po medyo na
meron yung iba sa inyo, naiinip kayo or nakukulangan sa efforts yung tao na ka-deal po ninyo or nakatransact ninyo dito sa inyong trabaho. Kaya parang hindi nyo makuha yung matamis niyang oo. Kaya ayun, no, parang tignan mo, ano ba yung pinapakita dito? More on parang panliligaw, di ba? So, kailangan mo talagang i-pursue yun para makamit mo yung growth and yung success pagdating dito kung may project man po kayo dito na ginagawa. Sa negosyo naman, we have Queen of Swords. Medyo masakit yung ulo ninyo pero nagagawa nyo naman po ng solusyon yung mga bagay-bagay pagdating dito sa inyong negosyo. Actually, may celebration nga tayo dito. Ayan, pwedeng meron dito rush orders, ganyan, kaya masakit yung ulo ninyo. So sakit naman yung ulo nyo pero nag-iisip kayo dito. Pagdating sa inyong negosyo. So, growth po talaga yung paparating para sa inyo. May celebration, may big amount of money. Ayan. Tignan natin ano pa yung mensahe. Siguro yung iba sa inyo, kung wala man kayo ditong trabaho at meron kayong negosyo, so, ayun po, pwedeng yung pagpapursue dito is pwedeng sa inyo din yun papasok. Pwedeng mag-apply din po yun sa inyo. Or makarelate kayo. Check natin ano yung blessings na paparating para sa iyo ngayong araw. So we have Morrigan's blessing of peace after battle. Ayan. So pag pinaglaban mo talaga at alam mo naman na tama ka dito at alam mo na may kapupuntahan yung pinaglalaban mo, ayan po, magkakaroon ka talaga dito ng peace of mind. Siguro yun na lang din yung pinaglalaban ng iba sa inyo eh. Yung peace of mind po ninyo kasi matagal nyo yung inalagaan. Meron tayo ditong a blessing on a new venture, okay? So, meron talaga kayong gustong-gustong i-pursue dito. Sabi ko nga, ito na yung growth ninyo. Nasa momentum na kayo. Kaya, ituloy-tuloy nyo po yan. Mag-efforts na kayo. Ibigay nyo na yung 100% ninyo. A blessing for support. Kasi may mga suporta naman daw po kayo dito na makukuha. Kung hindi man kayo nakakaramdam ng suporta sa mga tao sa paligid po ninyo, sa family ninyo, diba sinabi ko kanina, divine timing na to, meron ka ng go signal kay universe, kaya ituloy mo na yan. Kung ano man yung mga gusto mong umpisahan at yung mga kailangan mong tapusin. Blue and green, yan po yung iyong lucky colors. So, connected yan sa throat chakra mo yung blue at yung green naman sa heart chakra mo. 39, 20, and 46, yan po yung inyong lucky numbers. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Fire signs.